Ito tinatawag na White House or Lateral House. Nakalakas kasi siya ka-master, oh. Magalaw yung halaman, walang hangin. Hey, oh, gagalaw. Oh my gosh. May picture pa ni BBM. Pag nagre-research ka, pag isinerge mo yung orbs, yan daw yung mga bilog na spirits na... Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. Hi ka Master, welcome back po sa ating YouTube channel. Ito na naman si Master Gala, ang Master Gala na madalas pong gumagala sa mga sementeryo. Kung ang ibang vlogger sa mga tourist spot na gagagala, si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. Sa mga sementeryo, sa mga nakakatakot na lugar, especially po minsan may mga historical din tayong vlog. Sana kung bago ka dito sa channel na to, ay click mo po yung subscribe dyan sa ibaba, tsaka yung notification bell para po na-update ka sa mga bagong video. So mapapansin nyo, meron pa tayong bakas ng kahapon. Nandito tayo sa Baguio City. Ngayon, pupuntahan natin yung mga ibang mga lugar dito na mga kakaiba. Oo. Katulad po ng mga ng White House, Lateral House, mga historical din po yan. Guys, nandito na tayo. Ito yung nakakakilabot na bahay sa Baguio na tinayo pa noong 1930, mga kamaster. Oo. Ito tinatawag na White House or Lateral House na maraming natatakot dito tuwing dumadaan. Parang may nakasilip daw. Oh my gosh. Okay lang naman. Hindi naman masyado. Ito ha. Mamon na. Mga kamaster, ang nagpatayo nito ang isang Amerikano. Hindi ko na po masyadong ilalagay yung masyadong details. Oh my gosh. Pero nakakaramdam ako ng ano, kakaiba. Hmm? Tao po? Sabi, oh. Nakalakas siya kamaster, oh. Walang magbabantay dito. Itong isang historical po na lugar na ito, ito tinatawag nila na White House or Lateral House yata ang tawag dito, ay isa sa mga kinatatakutan or nakakapangilabot na puntahan dito po sa Baguio City. Oo. So ngayon po, itong bahay na to, nung tinayo po siya noong 1930, naging kuta po ito ng mga sundalong Hapon. Oo. At dito po dinala yung mga comfort woman, mga kamaster, na pinahirapan dito, pinatay. Kumbaga maraming saksi sa historical ano, tong bahay na to, sa mga krimen, sa mga karahasan. Kaya titignan nyo ka master, medyo malungkot po yung ambience dito. Hindi po ako nakaramdam ng masyadong nakakatakot. Pero based on my ano po ah, based on my experience dito. Pero marami talagang matatakot pumunta dito. At maraming nangyayari na yung mga kinukuha na na shots ay nabubura. Oo, nawawala po. So, ngayon, ito. Kung titignan nyo. Kasi bala ko talaga pumunta ng gabi, kamaster. Hindi na lang ako nagpunta ng gabi. Kasi nga, wala din naman mapapala. Wala din tayo makakausap dito. Eh, sabi nga nila, mas okay daw sana ng gabi. Puntahan itong White House ng Baguio. Pero, yan, so far,
medyo masakit lang yung ulo ko dito, Kamaster, pero yan. Nakikita ninyo. Tsaka, Kamaster, may mga pinatay din po dyan sa loob ng bahay na yan. Lateral house. Ayan, oh. Oh my gosh. Parang may nakasilip sa bintana, guys. Ang bahay na ito ay ipinatayo ni Roberto Laperal noong 1930s pa, mga Kamaster. At ang bahay na ito ay gawa sa Nara at saka sa Yakal. Kilala ito sa Baguio City bilang White House or Laperal House dahil kinuha ito sa apelyido ng dating may-ari. Ngunit ngayon ito ay pag-aari na ni Lucio Tan. Pasensya na kayo sa voiceover, ang pangit. Dahil hindi tayo masyadong magaling sa mga historical, mag-comment po ang mga marurunong dyan. Kasi alam ko naman may mga marurunong dyan eh, na mga magagaling. Dahil nasa itsura ng bahay na ito, pag malayo kayo parang nakikita mo na parang may nakatingin sa'yo. At makikita nyo rin ang aking mga ilang larawan na nakuha mula rito. Base sa aking experience, wala akong masyadong naramdaman, pero... Magalaw yung halaman, walang hangin. Oh my gosh. Nanan mo siya, pag ginanyan lang yan eh, oh. Gagalaw, oh my gosh. Yan na nga. Kasi, ba't gumagalaw siya? Paparamdam na. Tapos yung nagpatayo po ng bahay na to, Amerikano, mga Kamaster, hindi po Pilipino. Kahit tignan nyo naman yung style. Ay, meron pala doon sa taas na. Oh my gosh. Ayun o. Ano yun? Ano yun? Teka lang po ah. Baka reflection lang. So ngayon po, mga Kamaster, papunta naman tayo sa isang sikat na lugar din dito na nakakatakot, yung Teacher's Village or Teacher's Camp dito po sa Baguio City. Yung po yung lugar na tinirahan ng mga dating teacher, oo, na marami din kwentong kababalaghan doon. Try po natin makapasok doon, Kamaster. Actually, may mga maliliit, may mga malalaki. Hindi po siya natin masasabing sa lens, Kamaster, dahil dito po siya mismo naka, ayan o, hindi po siya sa lens eh, dun mismo sa loob ng bahay. Mm-hmm. Kasi gumamit ako ng flash, oo. Ayan o, tignan nyo to o. Hindi po yan sa lens, kasi kung sa lens po iyan, guys, medyo may konting rainbow po itong pinakabilog na ito, or what? Ayan, at pakita ko yun sa inyo yung ibang kuha ng bahay. Ito po, yan. Ito po, masasabi ko itong isa na to, guys. Hindi ko po sure ito, to. Itong may bilog na ito. Kung iyan naman ay isa lens din. Pero, masasabi ko lang po, hinihingi ko yung opinion ninyo. Ayan, ito pa isa. Hinihingi ko po yung opinion nyo, yung mga lalo na sa mga paranormal expert. Hindi ko po kabisado yan. Or hindi ko po alam yung mga talagang, hindi po ako professional na photographer. Yan po yung mga ano, same time lang din po ng kinuha. Yan. Yan. Tapos ito pa isa. Ito yung isang capture ko na wala naman din, walang flash. Yan, video po yan. Yan ang isa na yan. So far, yan, video din po yan. Ito po, try natin i-zoom ulit. Meron akong flash ng time yun. So, pakicommenta lang po, guys, kung ano po sa palagay ninyo yung bilog na yun, kung orbs ba talaga siya or what. So, ngayon po, mga Kamaster, papunta naman tayo sa isang sikat na lugar din dito na nakakatakot.
yung Teacher's Village or Teacher's Camp dito po sa Baguio City, yung po yung lugar na tinirahan ng mga dating teacher, oo, na marami din kwentong kababalaghan doon. Try po natin makapasok doon, Kamasto. Under pala siya ng ano, no? Actually, hindi siya totally nakakatakot. Ah, dito na-establish po yung unang ano ng yung first batch naman, sir. Ng ano, ng education. So ngayon pinagbawalan po tayo na mag-vlog kasi naging kakaroon ng negative feedback. Oo, sir. Hindi negative feedback kasi iba din kami na ano na motor sa amin sa pababalaghan. Pero sa tingin niyo, sir, kayo wala po ba kayo na experience? Sir, sa buwan na po, sir. Ilang taon na po ba kayo nagbabantay rito? May 20 years na po. Ah, 1994. Pantagal na rin po pala. Pero ako lang po kasi, sumubok lang. Ako naman po kasi, open-minded naman po yung channel ko eh. Kumbaga, hindi naman po ako nagpo-focus talaga sa, kumbaga, parang ipapakita rin po the sana, yung in the good side. Hindi yung puro negative na, ano. So, yun po. Yun po yung pakay ko din. Kaya, kasi one of my story na feature na po sa Jessica Soho, kaya nga po ako naglalakas lang din po ng loob na baka sakali. Oo. Ganto lang, sir, para masinigit po na gawa ka ng request letter. Adios na po kay Dr. Raymond, Dr. May picture pa ni BBM. Hindi tayo pinayagan ng admin. Saka sa Inday Sar. Ang video na mapapanood nyo ay galing kay Ami Script sa kanyang YouTube channel. Matapang niyang inalam ang mga paranormal stories at paranormal activity na gagawin niya dito mismo sa Teacher's Camp. Halos napansin ko din sa kanya na mahilig rin siya sa katatakutan, kaya ito ang pinili niyang lugar sa Baguio City. Lakas doob niyang ibinlog ang kanyang mga karanasan dito at ito ang kanyang mga nakakilabot na kwento. To the area that our creepy male ghost said to follow women exists. Ayon sa kanya ay may mga narinig siyang mga boses ng babaeng umiiyak mismo nung time na siya ay nag-check-in dito. Kaya naisipan niya rin na mag-set ng time-lapse upang makita ang mga paranormal activity na nangyayari dito. Nung naipwesto niya ang kanyang camera sa labas ay makikita sa may pintuan na para bang may sumilip na hindi mo maintindihan kung babae ba't ito. It is strange as it only shows in this one frame and doesn't appear to be the door opening or something solid standing by the door. Ikaw ka, Master, ano sa palagay mo ang nakita ni Ami o nahuli ng kanyang camera? Isa ba itong paranormal? Dito naman sa videong to ay sumubok siyang mag-vlog o lumabas ng gabi. Pero gamit ang mga aparato na nakakausap ng mga ligaw daw na kaluluwa dito, ay dito ako kinilabutan, mga kamaster. Pakinggan nyo ang kanyang na-record. Layo, tell me your name. Were you here before this was a camp? Do you want some company? Ang Teacher's Camp ay tinayo noong early 1900s at ang nakakapangilabot doon ng mga kwento dito ay may mga nakikita raw ng mga putol na ulo, may mga duguan na kama, pero wala pang nakapagpatunay kung talagang may multo dito at nakakapangilabot din dahil bukod sa may mga naririnig ka raw na umiiyak, marami raw talagang nakakakita rito ng mga multo. Nung panahon pa ng mga Amerikano, itinayo ito at ginawa itong kauna-unahang training center ng mga teacher na Amerikano. Ano man ang mga nakakakilabot na kwento dito ay wala tayong makikitang matibay na basehan, kundi ang
mga tao na mga nagsasabi lamang o ang mga naka-experience sa loob ng teacher's camp. Sa ngayon ay hawak daw ito ng Department of Education. Ngunit sa mga may planong magstay dito, medyo may kamahalan din ng ilang kwarto rito. At ito ay sa ngayon o hanggang ngayon ay ginagamit ng mga turista o ng mga teacher din na galing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nakakakilabot man pero ang pangit talaga ng voiceover. Pasensya na kayo. Maraming salamat sa panonood. Nagmamahal, Master Gala. Hayaan nyo, pag nakaluwag-luwag ay pupunta tayo dito at aalamin na kung may improvement ba ang aking mga voiceover na napakatsaka.